Meron ako i-share sa inyo na magandang information. Natutunan ko mula kay Eric Worry, isang network marketing professional. Sabi niya, meron dalawang approach ng isang networker sa prospect, pagdating sa follow-up and closing. Ang isa ay yung pagiging salesman type at yung isa naman ay yung pagiging consultant type. Paano yung salesman type? Ito yung ginagawa ng karamihan. Dito marami nag-fail yung karamihan sa pagiging salesman. Yung ang dating ay benta-benta. 'Di ba? Binebentahan mo yung prospects mo para mag-join or para bumili ng products mo. Okay? So, sabi niya, maganda sa lahat, pinakamaganda yung consultant type ang dating mo. Okay, paano yun? Pag consultant type ka, meron kang set of questions. Itatanong mo sa prospect mo. Halimbawa, may panood mo na sa kanya yung video. May prospect. Okay? Tanong mo, number one, John, base sa napanood mo na video, kung mag-uumpisa ka na sa negosyo na to on a part-time basis, magkano ang gusto mong kitain sa isang buwan? Okay? So, yun ang number one na question. So, aantayin mo yung sagot niya. Halimbawa, sinabi niya, gusto ko 500,000 pesos per month. Okay? So, kunin mo yung information na yun. Importante yun. Either 500,000 pesos or more or less. Okay? Kasi, i-assess mo siya. I-assess mo kung kaya bang kitain yun. Ngayon, ang follow-up question number 2. Ganito. Diyan. Okay. Gusto mong kitain ang 500,000 pesos per month. Ilang oras naman ang kaya mong ibigay sa loob ng isang araw para kitain mo yung 100 or 500,000 pesos per month dito sa negosyo na to? Part-time basis. Okay? So, ganun. Halimbawa, sabihin niya, kasi busy ako, may trabaho ako, most probably mga 3 hours per day ang kaya kong ibigay. Okay? So, ganun. And then, follow up mo naman, question number 3. Okay, John, base sa sinabi mo, 3 hours per day, para kitain mo yung gusto mong amount, 500,000 pesos per month. Ngayon, ilang buwan naman ang balak mo or kaya mong gawin itong negosyo para kitain mo yan? Okay? So, halimbawa, sabihin niya, gusto ko 3 months. 3 months, gusto ko. So, ngayon, bakit mo siya binibigyan ng set of questions? Kasi para ma-assess na kaagad, mina-mindset mo na siya kung kaya ba, realistic ba yung expectation niya. Okay? So, you're acting as a consultant and at the same time as a friend at binibigyan mo na siya ng mindset at game plan kung paano ang gagawin niya. Okay, so yun ang number 3 question. Number 4 question. Halimbawa, sinabi niya, 3 months. Okay, wag muna 4th question. Halimbawa, sinabi niya, 3 months gusto ko, gagawin ko itong negosyo na to para kitain ko 500,000 pesos per month, 3 hours per day. Okay, so ikaw naman, consultant ka, i-assess mo yun. John, sa tingin ko, kung gagawin mo ito, negosyo na to, on a part-time basis, 3 hours per day, sa loob ng 3 months, para kitain mo yung 500,000 pesos sa isang buwan, palagay ko, hindi kakayanin. Okay? Unless na babaguhin mo yung oras kada araw, at saka, yung kung ilang buwan mo itong gagawin itong negosyo na to. Okay? Kasi, kung hindi mo naman mababago yan, yung oras na yan or yung kung ilang buwan, kung hindi mo mababago na yan, ay baka hindi para sa'yo itong negosyo na to. Okay? So, pinapakita mo na sa kanya kaagad, pinaparealize mo na importante yung meron siyang gagawin dito sa negosyo na to para maging successful siya, di ba? Kasi yung sa salesman approach, hindi ganun eh, di ba? Kaya marami
na ganun kadalasan ang ginagawa, yun lang ang alam na kayang gawin, yun lang ang approach na kaya nila. Okay? So hindi pa nila alam ito, itong pagiging consultant type approach. Okay? Yung minamindset mo siya, binibigyan mo siya ng mga idea na para bago siya mag-join dito, naka-mindset na kagad siya kung ano ang binibigyan mo na siya ng goal. Okay? Binibigyan mo na siya ng goal. Kung ilang oras, kung ilang buwan. Okay? Para kitain kung magkano yung amount na gusto niya. Okay? So, question number 4. Okay. Okay. Question number 4. John. Okay. Base sa sinabi mo, binago mo na ang oras. Or binago, imbis na 3 hours per day, ginawa mo 4 hours per day para kitain mo yung 500,000 pesos per month sa loob ng 5 months or 1 year. Sa loob ng 1 year. Kasi halimbawa, sinabi niya, sige, gagawin ko 1 year para kitain ko 500,000 pesos per month. Okay? Halimbawa lang yan. So, question mo number 4, base sa sinabi mo, I can show you the way. Okay? Basta gagawin mo itong negosyo na to with focus at dedication on a part-time basis para ma-achieve mo yan 500,000 pesos per month. Okay, so I can show you the way. Ngayon, meron ka pa bang ibang gustong malaman para makapag-umpisa ka na or bago ka mag-umpisa sa negosyo na to? Okay, so ganun. Dahil sa pagbibigay mo sa kanya ng mga tanong, binibigyan mo na siya ng mga ideas. Minamindset mo na siya para yung expectation niya maging realistic at maging exciting para sa kanya itong negosyo na to na pag nag-join siya. Okay? So that's all for today. I hope na meron kayo natutunan. Become a consultant type of a networker rather than salesman type. Okay? So, learn more about being a consultant type. Mag-search kayo sa YouTube sa mga network marketing professionals. I hope you like this video. If you like it, you may share it. If you have something to say, just comment below. My name is KD at magkita-kita po tayo sa mga susunod na video. Happy networking! God bless! More success and more power to you!